And behold, I am gathering those things that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me lift off a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and thy son. Ako muna, ako muna. Haba ito eh, pero basahin natin lahat. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and he and her house did eat in haste. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which he spake by Elijah. And it came to pass after these things that the sons of the woman, the mistress of the house, fell sick, and his sickness was so sore that there was no breath left in him. And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son? And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom and carried him up into the hollow where he abode and laid him upon his own bed. And he cried unto the Lord and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn, by slaying her son? And he stretched himself upon the ground 3 times, and cried unto the Lord, and said, O Lord my God, I pray thee, let this dead soul come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. And the woman said to Elijah, Now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is true. Let's pray. Panginoon, may salamat. Yung mga salita, Panginoon, kwento ito, Lord, ng katapatan, ng iyong lingkod, but especially, Lord, ang isang mother dito, Lord, na nakita namin sumunod at nagtiwala sa inyo, Panginoon, at pinagpala niyong apo, Lord, siya, and even at this, until ang araw na ito, Lord, ngayon, hanggang ngayon, Panginoon, ang kanyang testimony, may pinag-aaralan, pinagpala kami sa inyo ang kanyang buhay, ang nanay nito, Lord, we pray, na may pagpalaan niyo ang mensahe ang bawat isa, may kinig ng lingkod, Lord, ay tago niyo, Lord, sa ilo ko rin niyo po. Kaya kung muli lahat, in Jesus' name, pray. Amen. Amen. Okay, good morning po. Morning. Title po nito is Delivered Unto His Mother. Delivered Unto His Mother, second or secondary title, The Love of a Mother. So, mahal ba natin ang mga nanay natin? So, objective na rin ito, appreciate the mother and be thankful to God. Okay, ang bida pa rin ng Diyos dito. Makikita natin, nabasa niyo ba, naintindihan niyo po ba? Amen. Kwento nito ay napakasikat. Sa, yung magkakamali, nakailangan na si pastor dito. Sikat na sikat itong kwento dahil nga miracle. No? Ilang miracle ni Elijah, marami. Before niya, yun nga, yung di umulan. So, alam ko, 7. So, Elijah, 14. Tapos halos may ganito rin yung issue ng white woman. Kaya nga iniisip kong yun o ito o yung kay Rebecca. Kay Rebecca medyo may negative pero maganda pa rin eh. Kwento ng nanay na nagmamahal sa kanyang mga anak. Ito talagang anak lang kasi widow eh. So maging pasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo nanay. I mean, yung iba, yung walang nanay. Meron bang walang nanay? Lahat tayo may nanay, pero ayan. So, introduction natin, mothers are not perfect. So, nung ako'y napasalamat ako sa nanay ko, naalala ko lagi siya, nag-asawa na kami, si nanay, mayan.
Hindi naman agad, ano yan eh, nanay na nanay, di ba? Ano nangyari? Gusto ko lang ano, para sa mga bata. Hindi automatic, naging nanay yan. Nung unang anak pa lang namin, ako lang nag-work nun na. Pinapinto ko na siya nun. Pero minsan talagang hirap na hirap din yung nanay niyo. Bakit? Ngayon kasi sanay na eh. Pero naalala ko nung, hindi syempre, bagong anak niyo, bagong nanay. Ang hirap pala maging nanay kasi, kapadede ka lang, ba't yung bata, kung kailang gabi, saka gigising. Ano ba yun? Ba't ganun? So, naalala ko yun, habang ina-prepare ko to, ako pa yung inaano, ikaw na magpadede. Bisip-bisip ko. Mahirap yun. Sakit sa ulo yun. Mapasok pa ako eh. Pero nakita ko yun, unti-unti nag-a-adjust siya. Natuto rin na sanay din. Amen? So, yan ang nanay. And maraming nanay sa Bible, nabanggit ko na nga. Pero napaka-importante. Basahin muna natin bago yung ating main points. Kung maalala nyo po ay yung mga nanay po napaka-importante sa gawain ng Diyos. Kung ang background po ng ating story is, kilala nyo na ba si Elijah, mga bata? Basa muna yan, di ba, Stephen? Si Elijah is isa sa mga major talaga na character sa time ng divided kingdom. Naghiwalay na po Israel at Judah. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos, no? Galit ang Diyos sa kanila, kaya nga sila pinarusahan eh. Pero may nanatiling boses sa kanila na hindi sila totally, wala nang prophet, walang sa pag-ibig ng Diyos sa kanila, may nanatili. So isa na nga si Elijah na sa Elijah, so pinaka-major. Nakikita natin dito na ang bida dito hindi na yung mga hari actually. Yung mga hari, namatay, tapos nag-hari, ganun lang yun eh. May ilang hari lang na medyo matino, wala nang sobrang tino, pero apat lang yung halos matino ng konti. Diba? Sa southern, sa north, wala. Pero ang bida talaga dyan yung mga prophet. Okay? And may kita lang dito, ang nangyari kasi dito sa verse 1, yun nga, bilang kaparusahan, no, dami ng madalas ang kaparusahan sa kanila isa nung ginagawa. Di ba sinasakop sila? Ito medyo unique, hindi ko pa rin alam eh. Kasi hindi na nakikita dito. Biglaan lang 'to eh. Biglang pumasok sa scene si Elijah at siya daw ay propeta ng Diyos. Aba, bakit ang kahilingan niya naman ay hindi umulan? Hindi na lang sakupin niyo 'to para matuto 'tong mga 'to. Kakaiba po yung ginawa niya. At itong panalangin niya ay nabanggit po ito ilang beses, dalawang beses ata sa New Testament. Totoo po talaga ito. So alam natin every year, kahit pa El Nino yan, wala akong pakialam El Nino yan, uulan pa rin yan kahit isang beses na, sa isang taon eh. Ito po 3.5 years, hindi po tsamba yun. Okay, so again, ano mangyayari pag hindi umulan? Kakaroon ng taggutom. Pero ang likod ng Diyos, apektado rin siya, pero hindi siya pinabayaan. Okay, so ang ginawa sa kanya ng Panginoon, pumunta ka doon sa River of Cherid, Brook of Cherid, doon siya pinakain kasi may tubig at least kahit paano doon. Hindi yung raven na nagdadala sa kanya ng pagkain. Pero, bandang huli, siyempre walang tubig eh. Mauubos din yung, walang ulan, so mauubos yung tubig. Doon na nga tayo pumasok, so what's next? So after siyang i-feed ng Panginoon sa Brook of Cherid, next phase na kasi wala nang tubig din. Ang napili ngayon ng Panginoon ay itong esensya sa isang widow of Zarephat. Again, ito ay nabanggit din sa New Testament ng Panginoon Jesus. So talagang importante ito. Kailangan nyo maintindihan ito. At may maraming miracle lang nangyari dito, at least dalawa. So ano nangyari daw doon? Siyempre, in-stock si Elijah, na-locate naman niya. Ito, widow pa. Okay? At kwento na muna natin yung mabilis lang. Nanabasa naman natin. So, ano sabi dyan? Pumunta ka doon at sabi doon kanina, arise and get into Zarephath, which belong to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So itong nakita nyo po dito, gusto ko lang point na, hindi pa nga point number 1 to eh. Gusto ko lang makita nyo na importante yung mga babae sa gawain ng Diyos. Makita nyo yun? Hindi siya sinan kung kaninong hari. Again, lingkod siya ng Diyos.
Sabi ng Diyos, isusustain kita. Yung iba magugutom, siguro may mamamatay rin dyan. Yung iba, papayat. Pero ikaw, nakita natin later pa nga, tatakbo pa nga siya ng malayo. So, yung sabi, nasustain si Elijah. Pero actually, isang pambida dito, both kay Elijah, yung nanay. Kasi siya yung nagsustain sa lingkod ng Diyos. So, kahit sa New Testament, paulit-ulit po yun, mga ladies, ang tumutulong sa gawain ng Panginoon. Okay, importante ba mga ladies? Napaka-importante po. Kaya, ayun. And again, nabanggit po yan ng Panginoon sa New Testament. So, ngayon po, ang ating mga points ay please appreciate your mother. Okay, again, ang ating title, mamaya mag-focus tayo dito. Basta isipin nyo lang, title nito is Delivered Unto His Mother in the Love of a Mother. So, number one, please appreciate your mother for her work. Okay, verse 10, sabi dyan, yung nakita natin, ano bang ginagawa ng nanay? Sabi dyan, yun, nalocate na. Ang ginagawa niya, dinat na ni Elijah, yung nanay, anong ginagawa? She was gathering sticks. Ano ba yung sticks? Panggatong po yan sa kanila. So, wala pang LPG dati, wala pang induction cooking, cooker. Diba? So, ang hirap na, bago ka makapagluto, ang maganda naman nun, ang Panginoon talaga, ano eh. May providensya. So, makakapagluto sila, pero mag-gather muna sila ng sticks. Sabi dyan, sa verse 12, sabi dyan, and she said, as the Lord God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse, and behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it. Pag sinabing dress, syempre, ang pagluluto po, hindi yan madali. So, ako nga, hindi pa magluto. So, Brad, buti, magaling. Kaya, pag nadidikit ako iba, parang gusto ko rin. Si Daddy, marunong ka magluto? Marunong din. Hindi yung gana. Okay, maaaral ko din yan. Pero hindi po madali yan. Si Minis, ganun yan, planado na yun. Bibili ka niyan, buti nga kayo, bili na lang. Pero pag lulutuin mo yan from scratch, kung sinabi, dress it, ano pa yun, ipaprocess mo pa yun. Saka makakain yung pamilya. Tapos sinabi pa sa verse 15, and she did and went and did according the saying of Elijah, saka sila makakain. So, ang gusto ko lang pong point dito is for her work. Appreciate natin sila kasi yung tabaho ng nanay, hindi madali. Diba? At i-add mo pa dyan yung mag-aalaga ng bata, galaba, ano pa, lahat na halos. Kaya full-time ang ano, work ng nanay. Tapos, si nanay, mag-homeschool pa yan. Diba? Kompleto. Hindi yan na, ano eh, hindi yan na, hindi na babakante. Ayun, nakapag-Facebook ba yan? Okay. Basahin natin muna sa 1 Timothy 5.14. Sabi po dito, I will therefore, the younger woman, sabi po ito ni Paul, siya po evangelist, kasi na kinocoach niya yung pastor ng bata, sabi ni Timothy, yung mga babae, ganito ang payo natin, ha? Ang gusto ko dyan, sabi ni Paul, sila ay mag-asawa. Okay, kasi alam natin ang pamilya, hindi kumpletong walang nanay, tatay, di ba? Ikaw, kung kumikita ka, nalalaki ka, kumpleto na ba buhay mo? Ang hirap. Tulad ko, hindi ka magluto, paano na? Di ba? Nagkatrabaho ka, hindi mo ma-perform na maayos kasi ang dahil pang gagawin. Hindi ka magkakana kung wala kang asawa. Kaya sabi dyan, ang the best talaga at trabaho ng nanay, at I hope, hindi, wala nang feminist dito, ha? Ay mag-asawa, sabi dito, bear children. Kabaho yun. Ang hirap nyo, yung iba nga, yung mga pinichang si pastor, talagang dyan na umigot eh, sa panganak eh. Kaya sabi nga nila, nasa yung isang pa daw, nasa sa hukay. Diba, mahal mo yung asawa mo, kaso kailangan, huwag anak. Tiwala tayo sa Diyos. O yan, salamat sa Panginoon, naka-apat na rin sila God, no? Tayo din. Sabi dyan, bear children. Tapos nun, hindi pa natapos ng guide the house. Ang guidance sa bahay, hindi nagtatapos, katulad yan. Diba? Walang tapos yan eh.
Yung mga babae iba, mga feminist, gusto nila i-delegate sa kung sinong katulong. Kasi sabi sa Bible, yun ang magandang gawain ng mga... Masaya ba kayo, ladies, pag ganun? Kapalaki kayo ng mga anak? Masaya naman eh, di ba? Design nyo yan eh. Wala na pating mas gagaling sa inyo, kundi sa inyo. Kapasin ko si nanay, galing, parang... Siya na, may sinabi, hindi ko naintindihan, siya naintindihan niya. Ano nga rin yun? Ano, may something nung ba sa aking tenga, sa utak ko? Hindi. Yun, dahil kasama niya lagi. Galing. Nagkakaintindi yan. Ang galing yun, pati yung ano, yung, ay, gutom na to. Ay, ay, naku, boring lang yan. Ay, alam niya yan eh. So kasi yan ang tabaw ng ano, okay? Guide the house, give the occasion to the adversary to speak reproachfully. Anong isabihin nun? Yung mga babae daw talaga kasi ay minsan, yan naman din ang kahinaan nila, ano, mga chismosa din. Okay? Doon na ano, hindi lahat ha. Again, parang dyan sila naka-incline minsan kasi nga, good, observahan nila yung mga ano, kapitbahay. Kaya sabi dito, bukod sila yung pag busy sila sa kanilang gawain at hindi naman talaga lagi kang busy pag ikaw yung nanay. Hindi ka ma-ano dyan. Nag-homeschool ka pa. Wala eh. Wala kang panahon sa chismis. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, ganito ang gawain ng babae, turo mo sa kanila yan. Again, pastor pa rin nag-ano yan. Sa mga churches na hindi tinututuro yan, no? Inahayaan yung mga babae na magtabaho kayo, para mas malaki ang tithes, gano'n. Hindi ko sinabing gano'n. Pero... So, iba ganun, di na binabanggit minsan yun. Sa halip na mapabuti ngayon yung church, nagkakaproblema ng hindi naman dapat na. Yan siya sabi sa Bible. Pero sabi, ang point natin ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon, appreciate natin yung mga nanay dahil hindi madali yung kanilang trabaho. Amen? Di ba tayo matapos nyo? Sa Titus, ganun din. The aged woman likewise. Ganun din to. Si Paul, pinapayuan si Titus. Pastor din to, sabi dyan. Anong dapat mong sabihin sa mga matandang babae? Eh, syempre, sila ngayon yung mag-instruct sa mga bata, sabi dyan, no? Doon yung pastor gagawa nun. Pero yung mga aged woman, kasi sila yung the best na mag-mausap dyan. Sabi nyo, lalaki naman si pastor, di naman alam to eh. Eh, kung yung mga matandang babae, yung mag-instruct sa mga mas matabawatang babae, mas effective yun. At ano daw yung instruct niya, sabi dyan? Sabi dyan, that they be in behavior as become it holiness. Ito yung mga matatandang babae. Not false accuser. Well, dito na lang sa 4, that they may teach the young women to be sober. Okay, bukod sa hindi lasing gera, ito yung utak niya lagi maayos. Iniisip niya yung dapat niyang isipin. Hindi yung iiwanan niya yung anak niya na umiikot-ikot sa church. Okay? Sabi dito, love their husband. Amen? Turuan mo yung mga maliliit na babae. Mga batang babae kasi ang hirap nung katulad nga niyan. Kasi yung mga lalaki, mainitin ang ulo. Sabihin ng mga batang babae, nasa kamali yata ako eh. Nakakalabanin na yung asawa niya. Kasi sabi niyo, turuan niyo sila, mahalin yung asawa niya. Ganun talaga. Maganda mag-instruct yung mga matandang babae sa mga batang babae. Turuan niyo sila na maging sober and love their husband. Kasi may mga time na kahit poging-pogi yan sa palagay mo dati, pag lumaki na tiyan yan, tamad-tamad pa yan, minsan ang hirap mahalin, di ba? Hindi huwag tayong gano'n, pero sakali lang. Kasi yun talaga po yun, minsan kasama yun. Kung sino man nagkamali, yung pastor, o baka unbeliever pa yan. Darating doon, pero kailangan mo pa rin mahalin, amen? Huwag mo iwanan. So nakita niyo bang gano'ng kahirap maging mother? Hindi lang yung husband, yung pa yung children. Sino mas madaling mahalin? Nanay. Si manay Joan muna. Sino mas madaling mahalin? Yung asawa mo o yung mga anak mo? Mas madaling mahalin. Talaga? Okay, kasi nga, nanggaling siguro sa'yo. No? Pero,
Iniisip ko lang din, kaya ako yung tinanong. Ikaw na, sino masada yung mali? Yung husband o yung children? Isang totoo lang, ha? Mas madaling mahalin ng ta... Kasi dito, eh. Hirapan ako, ha? Hirapan. Ano mo lang? Talagay mo lang. Ay, siya, anak ko. Mas madaling mahalin. Hindi pa kasabay. Children o husband? Ay, ilang talaga sa ha? Hindi lang. Okay lang. Ha? Ano? Mas madaling mahalin. Hirapan si nanay na na ano tuloy, tawag dyan? Na hot seat. Ano? Bilis eh, sabihin naman Joan, logi siya. Pareho lang. Pareho lang. Safe answer. Yeah, actually, depende nga yan. Yung mga anak mo naman, napakakoy. Sa bagay, si Stephen, mabait na bata to. Si Peter, Aiden. Mabait ba kayo? Mabait din si tatay. Mabait. So, kaya, pero kaya may tinatanong para maano, makareflect kayo. Kasi, iba minsan, ang hirap yung mahalin. Hira, lalo sa ano. Gaano ako sa taas, nakikinig ko, sumisigot. Sino nun, ano problema nun? Ayaw kumain, ang tagal kumain, ayaw mag-aral. Ang hirap. Na-expect ko, mas madaling mahalin yung husband eh. But anyway. Yeah, so minsan mahirap po yan. Again, salamat sa Panginoon pag medyo ideal yung ating ano. Di ba, may kausap nga ako nung isang araw sa Messenger. Eh, kesyo, hindi mo alam kasi lahat naman ayaw aamin. Ba't kayo naghiwalay? Eh, siya may problema eh. Mahirap naman ito. Di ba? Alam, umaamin. Pero ang gusto ko lang sabihin nito, ang hirap maintain yung relationship na maayos. Kung medyo ideal yung ano natin, salamat sa Panginoon. Pero, ang commandment po kasi sa mag-asawa, kahit ano pa yan. Kung nasan man kayo, may mga mag-asawa na kapabayaan din nila. O minsan nga, tanggal yung sapatos mo. Wala. Baya. Ano ka ba gumamit? Ayan, ah, wala tuloy ako eh. Ah, sige. Bigla lang pa natanggal. So mahirap, bakit sinasabing instruct mo yung mga bata na mahalin yung kanilang mga anak tsaka mga asamang lalaki kasi mahirap yun. At times, yung isa nagkakaroon misunderstanding, yung mag-asawa. Okay, magluto ka na. Akin na yung pangsaing. Basta magpudus ka, pwede ba yun? Basta lang, ganun na. Dahil gano'n ang kwento. Siguro meron dun sa amin eh. May rinig-rinig ko dun. Minsan yung mga ladies nagkakwento na gano'n. May sama ng loob eh. Utusan mo ako magsaing. Wala akong isasaing. Paditiin mo yan. Wala tayong pang ano. Gatas. Hirap. No, problema mo na yung anak mo. Problema pa yung asawa mo. Sakit naman sa ulo nun. Kaya huwag natin bigyan sila ng sakit ng ulo, mga men, ha? Amen. Pero hindi pa natapos doon. Sabi dito, to be discreet, ako, dapat matalino. Kasi nga, sa dami mong kailangan gawin, ba, dapat alam mo yung unahin mo. Hindi na pwedeng hindi ka mamamalo. Diba? Hindi na pwede minsan sunod ka lang na sunod sa asawa mo. Madalas ganun. Pero minsan, gamitan mo ng utak, no? Yung mga lalaki minsan, ano rin, nanghina rin yan. Kailangan namin advice nyo. Amen. Yung mga perspective ko yun, hindi namin nakikita kasi. Kaya dapat maging matalino, discreet, chaste. Ano yung chaste? Ganda nito. Ang hirap sa mga babae nyo, ano? Ang hirap galangin ng ano, yung babae. Kasi, maalande, di ba? Magaslaw. Mga nanay, kayo dapat yung pinaka. Ano dyan? Hindi nyo hanap. Hintayin nyo pa yung asawa nyo lalaki na magsabi sa ibang babae dito, kaya sa anak nyo babae.
Diba daw, pinaka, obviously, yung lalaki yung pinaka ano dyan. Responsible din dyan. Pero, ngayon yung chastity, kayo yung ano dyan. Ngayon, nandito yung chastity, hindi malandin, hindi... Hindi tik-tik-tok, hindi nag... Okay. Keepers at home, ito na yung gusto ko sabihin. Yung babae talaga yung pinaka... Dito, keepers at home. Ano si keeper? Sabihin, pinapanatili niya. Yung term ko nga dito is homemaker. Yan ang ano dyan. Full-time work yan. Magandang work yan. Pag housewife ka, pinagpala ka. Amen? Amen. May asawa kang pogi, di ba? Yung mga anak kayo iba, kahit gusto mag-anak, wala. So, di ba, nabasa natin lang beso kay Rebecca, kay Rachel. Ang feeling nila, reproach sila. Ako sila sinumpa. Kaya sa church, yung maganda pag nakikita, ang dahing baby. Blessing. Amen? Keepers at home. So, panatilihin mo na maayos yung bahay nyo. E paano pag wala akong nanay, tatay, ikaw na? Hindi. Isipin nga, kaya in-appreciate ng nanay. Para kung wala kang nanay na maayos, kunwari sa mga nakikinig sa ano. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Hindi. Ikaw yung mag-prepare ngayon, lalaki ka, ang ganap ka na maayos na babae, para yung mga anak mo, lalaki nang meron silang nanay. Lalaki sila, unti-unti, nauturuan sila. Ideal yan sa mga bata. Hindi yan na pinapambong kani-kanino. Ngayon, maingay yung ano. And then, good, obedient to their own husbands. Inulit lang po yun. Sabi dito, that the word of God may not be blasphemed. Pag ang ano pala, hindi maayos ang bahay, ang tahanan, ang unang na nare-repose siya ng Diyos. Alam niyo ba yun? Yung katuloy mga bakla ngayon. Masira ulo talaga yan eh. Biruin mo, gusto mo nila lang sarili ng pamilya tapos poprotekta pa sila ng state. Kalokohan itong mga to eh. Baya, sige, gusto yung magkagulo lang. Pakilam sa inyo, huwag kayong magpakita sa amin. At lalo huwag yung baguhin yung definition ng marriage, di ba? Amen. Masira ulo itong mga. Tapos pati nga yung mga anak. Eh kasi alam niyo, di magkakaanak kayo mga bakla eh. So, pati yung mga anak ngayon, gusto nyo magkaroon sila ng batas na, eh, bawal yun sa atin ngayon, ha? Bawal yun. Wala silang gagawin yung matino dyan, kaya nilalakad nila yan. Pero sa tahanan, kahit sa atin, pag hindi maayos ang tahanan, yung babae, pinapaimbawawan yung lalaki, yung mga anak, di sumusunod, ang unang nare-repose yun ang Diyos. Hindi gusto ng Diyos yan. Nainig ba kayo, mga anak? Hindi gusto ng Diyos yun. Eh, ikaw lang naman yun eh. Eh, sabi dito, kaya yung mga babae, importante yung ipanatilihin nyo na maayos yung bahay. And minsan nga, minsan pag hindi rin maayos yung lalaki, minsan pati yung ganun, naayos ang babae yun. Yung mga kilala natin, sila na yung magtatrabaho, sila pa yung sama ng loob minsan ng pastor eh. Nasabi ni pastor natin, sapain ko itong mga atin. So, kapwento sa kanya yung babae, tapos walang, hindi na nga maayos, nanggugulo pa. Yung mga ganun. Yung babae, lahat ang nagkakarga ng sakit ng loob. Ayan, so number one, appreciate natin yung mga nanay natin kasi mahirap yung work nila. Okay, dahil sa kanilang work. Amen? Amen. Appreciate natin sila. Number lima lang, apat lang naman to. Number two, makita natin sa 15, nakuha nyo na yung kwento mga bata. Si Elijah, siyempre kailangan niya mabuhay. Wala nang pagkain. Eh, full-time, prophet. Wala na siya tabaho. So, pero, sinustain siya ng Diyos ngayon. Tapos na yung raven sa kanya, siguro namatay na rin yung raven. Hindi ko alam. Baka yun yung huling kinain niya. Hindi ko alam. Pero, dinaanan na nga siya. So, ano nangyari? Pagpunta niya sa widow to, ha? Sabihin, dito mayaman. Pero doon pa siya pinapunta ng Diyos kasi nga, sinabi sa New Testament para, ano? Masahin nga natin yan. Maganda yun, eh. Wala. Basta, sinabi ni Jesus yun, okay? Hindi ko nalagay.
So dito siya pinapunta sa widow para siya i-sustain. So actually nakita naman natin yung binasa natin, parang medyo may tampo yung babae, di ba? Ang dami dyan eh, isasugo ka ng Diyos, akin pa. Sabi niya, so pinaliwanag lang naman niya, hindi naman siya bastos eh. Alam niya, lingkod ng Diyos yun, siguro may takot din siyang konti. Diba? Kaya sabi dyan, pinaliwanag niya yung gagawin niya sa verse 12. Eh ito na lang po yung gagawin namin, isa na lang, isang meal na lang po yun. Pag yun ay niluto namin, tapos na po, wala na po kaming ibang magkukuhaan, mamatay na lang kami. Nakita niya po yun. Pero maganda dito, sabi niya sa si Elijah, ang daming sinabi ni Elijah, basahin natin ha. And Elijah said unto her, fear not, una, huwag kang matakot, go and do as thou hast said. Okay? Pero sabi dito, but make me thereof a little cake first. So unahin mo ako, tilingkod ng Diyos, sabi dito. So pakainin mo ako, and then, saka ka gumawa ng kakainin nyo. Bakit? For thus said the Lord God of Israel, that the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil faint. Hindi mo uubos yan. Ngayon ang gagawin mo, kung nanay ka, mamamatay na kayo, tapos uunahin mo pa yung lingkod ng Diyos, gagawin mo ba yun? Eh, depende sa'yo. Ito, kaya nga nang sinasabi dito, ang pangako ng Diyos sa kanya, ginagamit niya sa yung lingkod ng Diyos, ang pangako niya ganito, hindi yan mawawala, hindi yan mauubos. At sabi dito, until the day that the Lord sent it rain. So, kasi may famine nga. Pag nagkaroon ng rain, hindi na problema yan dapat. So, hindi forever yun. So, anong nangyari? And she went and did according to the saying of Elijah, of course. So, point number two natin, for her obedience. Again, please appreciate your mother for her work, and then for her obedience and trust in the Lord. So, sinong ganitong nanay? Gagawin mo ba yan? Nanay? Actually, ganun na nga yung ang primary obligation ng mga nanay, pakainin yung mga bata at saka yung asawa niya, di ba? Pero paano pag sumisingit na lingkod ng Diyos? Mga lingkod ng Diyos, parang kontrabida eh. No? Kontrabida ba yan? Hindi po. Lingkod nga ng Diyos eh. Pero may mga pagkakataon na masusubok yung pananampalataya nyo. Lalo sa church na katulad ng sa atin. No? Kung saan, magtatalo kayo ng mister mo. Gatays na naman ba tayo? Ano ganun? Ibigay ba tayo dyan? So, minsan, yung mga babae na yung kumukunta dyan. Ang narinig-dinig ko lang. Kasi nga, ano naman talaga yun, di ba? Mag-iisip yun eh. Eh, ba't wala na tayong ganun? Kasi, tinites ko na. Ganun. Pero sinasabi dito, may pangakong Diyos sa inyo. At ang alam natin, sa lahat ng kumakwento sa Bible at katotohanan sa Bible, anong uunahin mo? Yung tiwala sa Diyos o katulad nito, eh, mamatay ka rin lang eh. Hindi rin to, ano, hindi kalokohan to eh. Logical din siya. Nagtiwala siya sa Diyos at nakita niya, eh, mamatay din lang tayo. Eh kung isa na to, sige, hatian natin yung lingkod ng Diyos. Ano ba naman yun? Eh mayroon din pangako ang Diyos. Magitiwala ba ako? Hindi. So sa biyaya ng Diyos, no, example sa atin to, itong nanay na to ay nagtiwala sa Diyos. Kayo mga bata, alam niyo ba, masaya ba kayo na may kapatid kayo, Stephen? Masaya ka ba may kapatid ka? Masaya yan. Ha? Hindi ba? Lagi nga kayo naglalaro, di ba? Oh. Gusto mo ba ng isang kapatid? Gusto mo nga o hindi? Oo, hindi lang yun eh. Ikaw, gusto mo ba ng isang kapatid? Kasunod ni Shana? Di ba? Gusto niya yan eh. Pero alam niyo ba, karamihan ng babae ngayon, kahit mga lalaki, ayaw na niya mag-anak eh. Kasi gusto niya, may kahati, katuloy ito, may mangga kahapon, sarap. Eh! Siyempre, nag-timpla si nanay. Eh, gusto ko pa eh, kaso sa kapatid mo na eh, di ba? So, inaway na nalalaman ng mga bata yan, pag may kapatid siya, hati-hati kayo, salit na marami ka, yan. Pag makamundo ka, ganun yun. Alam nyo ba yun? Kaya kahit sa churches, ganun din yan. Kung medyo may pangunawa na yung anak, mag-tice pa ba tayo? Sa atin lang, kulang pa eh. Ang tanong nga, magtitiwala ka ba sa Diyos? Kung may pangako ba ang Diyos na isusustain ka niya? Amen. Ang dami dito eh.
Katulad nga ito, mamatay na rin lang sila eh. Magtiwala na tayo sa Diyos. At kahit mayaman ka pa, ganun din. Nag-a-adjust yung ano ng tao eh. Pag mayaman yan, gusto pa, more. So salit magtiwala sa Diyos, hindi naman kayo inuututan ng Diyos, di ba? Ano ba naman yung ibigay mo yung para sa ligod ng Diyos, di ba? Kaya dito, salamat sa mga babae, salamat sa mga nanay natin, kung nasa kanilang trabaho, pero maganda pag nagtiwala sila sa Diyos. Amen? Ang pagpapalain niya, kasama yung bata, nakita niyo ba yun? Amen. Salit nung mamatay na sila, last meal na nila yun eh. Eh, nagtiwala sa Diyos. Eh, lahat sila ngayon, buhay sila. Okay? Amen? Amen. Ganda na kwento, di ba? Dahil sa pagtitiwala ng isang nanay sa Diyos at sa lingkod ng Diyos, hindi sila namatay, hindi sila naubusan. So, ganun din sa mga kapatid niya, huwag kayong manginayang niya pag mayroon pang anadong kapatid. Kasi yung nanay niyo, pumayag kasi si nanay niyo magkaroon ng kapatid eh. Eh, tiwala sa Diyos, ibig sabihin. Amen? Amen. Ganun din yung tatay niyo, pero bidang muna yung nanay ngayon. Okay? So, salamat sa Panginoon. Appreciate natin mga nanay sa kanyang trabaho, sa kanyang obedience at tiwala sa Diyos. Pero hindi pa tayo tapos. Masabi sa 17, si... bagit nyo kanina, sinong mahal ng nanay? Sabi ni ma'am, yung mas mahal daw yung anak. Okay lang, kasi nga nanay eh. Diba? Tanda na naman siya yung ano eh. Asawa ko, bahala sa buhay niya. Pero totoo yan, mas kailangan ng mga anak yung nanay, diba? Wala pang alam niya minsan, kailangan niya na nanay mag-isabi sa kanya. Kapasin niyo dito yung drama eh. Sa kwento dito, okay na sana, tapos na yung unang miracle. Pangako ng Diyos, hindi kayo mamatay kasi bago, kahit ni NFU siya, tagal nun. Pero pangako ng Diyos, hindi maubos yung pagkain. So, ano na tayo, di ba? Party na. Pero hindi po natapos dun. May pagsubok ang mga nanay. At sa kwento natin dito, ano nangyari? Sabi sa verse 17, and came to pass after these things, the son of the woman, the mistress of the house, fell sick and his sickness was so sore, nagkaroon ng COVID. Hindi. And that was no breath left in him. So, namatay po, no? Malungkot. So, alam nyo ba na sa mga, ano, mamatay na yung asawa ko, wag lang yung anak ko. Ganun ba yung mga bat? Nanay? O, ano? Ito na lang yung mga mahirap na tanong, eh. Hindi. Botante pareho yan. Pero, ini-imagine ko lang po, eh, bata pa yung anak mo, eh. Parang nakakapanghinay at napakahirap sa nanay na mamatay ng anak. Amen? Kaya kung mapansin natin dito, sabi, ang sabi nung nanay, again ha, siguro nagtitiwala naman sa Diyos, nakita natin dito eh. Pero na, paano siya dito, na, nakapagsalita siya sa lingkod ng Diyos, di ba? What have I had to do with thee, O son of, O thou man of God? Are thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son? So, ang hirap intindihin siguro niya, no? Di naman. Ang ibig sabihin lang po niyan, parang ang nanay ay, sobrang mahal niya yung anak niya. Minsan tiwala niya sa Diyos ay, di ba, pati sa lingkod ng Diyos, medyo naapektuhan. Yun lang gusto ko sabihin dito, walang doubt, mahal niya yung Diyos at lingkod ng Diyos. Kaso pag anak na ang pinag-usapan, di ba, sa pag-ibig ng nanay sa anak, ay ganun na lang. Okay? So, magkahalo na pala to. Amen? So, mahal kayo ng mga nanay nyo. So, ako nga lang, ako, nasa edad na ako, pero minsan, nakaramdaman ko pa rin yun. Ibig ni nanay, alam nyo naman din si nanay, di ba? Pati dito sa bahay, siya yung nag-iisip yan eh. Minsan, malaki kami ng pagkain. Naiisip pa kami ng nanay namin. Diba? Kaya huwag kayong mga bata tatampo sa nanay nyo. Lahat ng nasabihin sa inyo, may kinalaman niya sa pag-ibig niya sa iyo. Amen? Amen. Bata, amen? Amen. Mahal ba kayo nanay nyo? Alam at hindi nyo yan. Minsan din nyo alam yan eh. Pero kailangan nyo malaman. Kaya dito yung nanay na to, talagang nag-ano siya, eh, matay din naman kayo dati pa, bakit ngayon pa mag, diba, dati, patay na nga dapat kayo dati pa eh. Dahil mahal na mahal niya to. Ang tawag dito, nilapit niya yung kanyang anak sa Diyos at sa lingkod ng Diyos. Yung gusto ko sabihin dito,
Parang parallel din to kay Elijah eh. Mas madami yung Elijah kasi ang haba nun eh. Pero sabi dito, lumapit siya at siyempre, lingkod naman ng Diyos talagang hindi ka naman pababayaan kasi nga nakita naman yung pagkatapat niya, di ba? Kaya anong nangyari dito, to make the long story short, aba, nabuhay. No? Nilapit ni Elijah, lingkod ng Diyos, ang anak niya, at ito yung nabuhay. So, last ano lang natin, alam niyo ba mga nanay, salamat po sa inyo, sa inyong work, sa aming buhay, kami po yung napalaki ng maayos, kami po yung natutupad sa amin yung mga pangako ng Diyos dahil sa inyo. Pero alam niyo ba na pinakamaganda sa mga nanay, kasi hindi lang to appreciate the mother, sabi ko nga, dapat matuto din yung mga nanay. Ano yung dapat yung unang gagawin sa buhay niyo? Kung mahal niyo yung mga anak niyo, salamat po. Diba? So sabi dito, ano yung dapat yung una talagang gawin at yung talagang pinaka-concern niyo sa mga anak niyo, ay maligtas sila. Diba? Kaya title natin, Deliver Them to His Mother. So, pag nilapit nyo ang anak nyo sa Panginoon, yan ay maliligtas. Pag-pray nyo, pakita nyo sa kanya yung pag-ibig nyo, madala sa hindi, maliligtas yan. Ilapit nyo sa Diyos, ilapit nyo sa lingkod ng Diyos. Dalhin nyo sa church. E, ang hirap po eh. E, kung dami kong anak, bibit-biting ko talahat. Yes, kung mahal mo yan eh. Lalo pa yung mga bata. Eh, hindi pa naman kami katandaan, pero siyempre, tagal ko rin sa church. Hindi ko lagi si pastor, bakit? Lagi yan. Paglaban niyo, pananampalataya niyo. Dalhin niyo sa church. Don't leave the assembly of ourselves together. Lalo yung mga anak niya. Bakit kasi? So nakita ko yung mga bata minsan. Oo, kala mo, bite niya kasi nasa church. Pero minsan, iba utak niyan. Pag hindi yan sapat, no? Again, ang kaligtasan, madali lang. Pero gusto mo ba, ligtas niya, tapos nagloko naman. Ang dami kayang ganun. Diba? Anak pa ng pastor, nagbibigay ng kahihiyan sa church. Kasi hindi sinagana ng magulang. Somewhere along the way, yung kulit nito, bahala na. Pinakain ko na kayo ng ilang taon, ayoko ng, ano, hindi ko na kayo responsibilidad. Mali! Mga nanay, nakita nyo ba yun? Kaya ang tagumpay ng nanay na to kasi talaga, doon sa nabuhay sila, nung dumating yung pagsubok sa kanila matindi, nasubok yung kanyang pag-ibig sa anak niya, ginawa niya yung tama, nilapit niya sa Diyos, ano nangyari? Tagumpay, amen? Miracle to ha, hindi ko sinabing lahat ng nanay pag namatay yung ano, hindi aalaw ng Diyos na mamatay yung bata, hindi ganun. Miracle lang to, dahil I believe itong nanay na to ay sa mother of faith. Hindi siya tulad ng namatay yun, hindi mo, matay. Mahal niya yung anak niya. Nilapit niya sa tamang lalapitan. Nilapit niya sa lingkod ng Diyos. Yung ibang nanganay, wala eh. Walang tiwala sa Diyos. Basta, nanay na ako sa kanila. Binadede ko sila. Malaki na sila. Bahala na sila. Hindi po ganun. Kaya ang tagumpay nyo, pag naligtas yung mga anak nyo at naglingkod sa Diyos. Yun ang maganda doon. Hindi tayo hihinto na maligtas sila. Pero yung kinukuha ang paral dito, naligtas sila eh, di ba? Literal. Patay na, nabuhay pa. Pwede rin kumpara sa isang bata siguro na dating nagkasala, na napaliwala. At least, dahil sa pag-ibig ng magulang niya, pag-ibig ng nanay niya, sabi nung naalala ko tuloy si Pastor Edmel. Alala niyo ba yun? Classmate ko kasi yun ng ano eh, Bible school eh. Kaya minsan nagkakaroon kami ng kunting usapan. Hindi ko makalimutan sinabi niya sa akin, loko-loko daw siya eh, sabi niya eh. Bata-bata siya. Pero naalala niya daw yung nanay niya, yung nanay ko! Pinag-pray ako, yung nanay ko! Sinasabihan ako, yung nanay ko! Ganun. Sabi niya, ganun. Hindi masyadong magaling magsalita yung pastor na yun. Pero sabi lang niya, alala ko yung nanay ko. Pinapanalangin ako, sinasabihan ako, Edmer, ganyan. Men, tapos na-revive siya, naligtas siya. Nagpastor pa. Hanggang ngayon, nagpapatuloy. Pero yung huling usap namin, may problema sila. Pero nagpapatuloy. Amen? Gusto niyo ba yung mga anak nyo, ano? Yung siga dyan sa daan? Yung gusto niyo ba mga magulang, yung anak nyo, yung maaga na buntis, tapos, alam din, nagtitiktok. Diba? Kahihiyan. Gusto niyo ba yung ganun? Nag-ibakla pa yung anak mo.
lungkot-lungkot dahil wala na si Vice Pangit. Lungkot ba kayo doon? Buti nga eh, di ba? So, yun po, labanan po yan para sa ating mga magulang. So, yun pong hirap naman. Ilang taon ko nga alagaan yung anak ko, papanalangin, dadali sa church, ilang taon? By the way, ikaw muna, dali muna yung sarili mo sa church, di ba? Pero yung mga anak mo susunod dyan, tiwala ka sa Panginoon, ito, miracle nga ito eh. Hindi mo na inisip na magkakaganto eh. May miracle na siya, dalawa yung miracle nangyayari sa bahay niya. Palad itong nanay na to, no? Amen. Na-imagine ko yung anak siguro nito, baka ano, ginamit din ng Diyos, hindi sinabi. Eh, ngayon, ginagamit na siya ng Diyos, nabuhay siya. Patotoo siya sa atin, ha? Tiwala pala yung magulang niya sa Panginoon. Salit na patay na siya, bata pa siya, buhay siya. Amen? Amen. Sino sa ating mga bata ganun? Na gusto mong gamitin ka ng Diyos paglaki mo? O gamitin ka ni Satanas? Anong gusto mo, Joshua? Sinong gagamit sa'yo? Ha? Ang Diyos. Si Stephen. Sinong gagamit sa'yo paglaki mo? Peter. Gusto mong gamitin ka ni Satanas? Sabi ni Pastor sana, kunin mo na yung anak ko pag gagamitin lang ng Diablo. Ganon din ang prayer ko sa inyo, ha? Diba? Pero yun nga, kaya nagpapasalamat tayo pag may matino kayong nanay, pasalamat kayo sa Diyos. Amen? Amen. Tapos i-appreciate nyo, ibig sabihin, para lalong ganaan yung nanay nyo pag sinabi memory verse. Ayaw ko na yan. Biruin mo, ipipilit ko sa iyo yung magandang bagay. Gusto mo ba yun? Yung kabibigatan ka pa ng nanay mo. Hindi ko tuloy nasulat dito, pero sabi siya sa Proverbs, madalas sa hindi, pag matinong anak yan, yung tatay masaya eh. Pero pag yung loko-loko yung anak, sabi doon, yung nanay na bibigatan, heaviness of his mother. Huwag nyo nang pahirapan yung nanay nyo, na hirap na nga. Amen? Amen. Nahirapan ba kayo, nanay? Slide. Isang jowa lang, yung habol-habol kayo, ano. Diyan, kayohan pa lang eh. Sakit siguro sa ulo nun. Itong babae namin, kala ko mabait. Minsan ko, umakit sa crib. Hindi nga umakit sa crib si ano eh. Umakit ba sa crib yan? Hindi. Lahat inaakit eh. Hindi. Malusog kasi ito eh. So, ang hirap. Oh, naalala ko tuloy. Kwento ko na rin yung kay Stephen naman. Nawala sa ano. Nawala sa SM. Naku, yung nanay talagang... Hindi ko sinasabing ano, actually para kahinaan ng nanay yun eh. Sarap to mag-isip ka na lang para ano, yung nanay talaga kasi yung pag-ibig niya sa mga anak niya, amen? Natabla na ba kayo mga bata? Matalab na ba? Ha? Bira kayo. Mahal kayo ng magulang nyo, mahal kayo ng nanay nyo. Mahal na mahal kayo. Kaya mga nanay naman, para matulungan kayo ng Diyos, magtiwala kayo sa Diyos. Tapusin na natin to. Kaya sabi dyan, yun nga, nagtiwala siya sa Diyos. Elijah gumawa ng paraan at nabuhay yung kanyang anak. At sabi dito, the Lord heard the voice of Elijah and the soul of the child came into him again and he revived the buhay. Sabi niya, Elijah took the child and brought him down to the chamber in the house and delivered him unto his mother. So yung gusto ko po kasi dito eh. Ang nanay na matapat sa Diyos, yung anak niyo, yan ang magiging reward niyo. Maayos na anak. Namatay na, na-revive pa. Siyempre, pinakamaganda yung hindi na mamatay, hindi na mag-backslide, hindi na... Ang hirap nun eh. Pero kung sakaling may pagsubok, siya na, sana naman, walang din. Kasi nagba... Ibigawang kami, itong babae ito, makamalan dito. Ang ganda yung kay Pastor Anderson, sabi niya. Imposibleng ano itong anak ko, kasi nga, hindi niya pagkakalis, hindi niya pagkatrabahuhin eh. Ganun siya eh. Ganda rin eh. Talagang protektado niya eh. So wala, hindi ito magiging Dinah. Kailangan niyo ba si Dinah? Lumandi lang di, saka na rape. Actually, hindi nga rape yun eh.
Diba? Sumama talaga siya eh. So, yan. So, nako mga anak, problema namin kayo. Pero kung magtitino kayo, appreciate yung nanay nyo. Lagi yung isipin, ito ang sinabi ni nanay. Ito ang sabi ni nanay. Sabi sa Proverbs, paulit-ulit yun, the law of your mother. Ang batas ng nanay, sabi ganito. Maging masipag, sumunod, alagaan ko yung kapatid ko, susundin ko yun. Amen? Amen. Bata? Bata? Susundin nyo ba yung nanay nyo? Mahal nyo ba yung nanay nyo? Appreciate nyo. Okay, mamaya, kiss nyo, ha? Okay, yan, ha? Sina Jamie, ha? Kiss nyo yung nanay nyo. Ha? Tapos na. Kiss nyo ulit. Tsaka kung may problema kayo sa nanay nyo, mag-sorry kayo. Nanay, sorry, ha? Mamaya, ha? Hindi ko na kayo i-check. Nanay, sorry, nanay, salamat. Nagawin nyo yun, ha? O, tapusin na natin to. So, yun lang naman eh. Let us be thankful to the Lord, our mother. Magpasalamat tayo. And then, mahalin natin sila back. Obviously, yung ano eh, yung natural kasi sa atin, yung mga anak, ay, yung mga magulang, natural, mahalin nila yung anak nila. Pero yung kabaligtaran, hindi po natural yan, kaya dapat yung pagtabawuhan. Mahalin nyo yung nanay nyo. Amen? So, ngayon, mga nanay, para kayo yung maging the best mother, then the best wife, magtiwala kayo sa Diyos. Amen? Sinilang po, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga nanay na pinagkalooban niyo kami, Lord. Sa mga hindi, Panginoon, medyo hindi ideal yung setup sa pamilya. Nawa, magtiwala po sila sa inyo. Pasalamat din na mayroong arrangement kahit paano, Lord, na kami nakakaraos, but especially Lord, yung aming nanay, lagi namin isipin. Magpasalamat kami sa inyo dahil sa kanila. So we pray na yung lesson ngayong araw, ginamit nyo lang po ang nanay. Nakita namin na ang kanilang pag-ibig ay gano'n na lang. Nawa, maintindihan namin na kayo ang nagbigay sa nanay. And therefore, ang pinakamali dapat namin kayo, yung salita, yung paraan, yung gawain, para kami po ay, pag nandyan na po kami, kami po ay magkakapatid na lang. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming Diyos. So we pray na magpalain yung bawat isa. Maalala yung nanay. Ang mga nanay po ay samahan nyo rin po sila. Hindi sila may discourage for the rest of their life. Dahil binibigyan nyo rin silang happiness as they serve you, as they serve their husband and their children. Kayo pong malalati sa aming ginagawa, Panginoon. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen.